Hi, for the vlog and share stories, vlog ko lang. Nagkaroon ako ng ganito kasi dapat nagkaroon ako ng interest dun sa gamit ni Mama. Ito yun. Kasi lagay ako ng tubig. So, sabi ko, Ma, akin lang to. Palitan ko na lang nung gamit na mayroon ako. So, hindi ko naman siya mapapayag pero napilitan din dahil may mga binigay ako na alam kong kursidado din niya. So, ayun, pinanggap naman niya yung gamit na binigay ko, nilagay ko din sa lamesa, tapos nagsabi ako. So, tapos sabi niya eh, ikaw talaga, lagi ka nalang ganyan. Ang kagandahan kasi nito, yung ito, para termos yata ito eh. Tapos, hindi ko lang alam kung ito ba ay meron siya na ayun, kung ito ba ay stainless naman eh, pag kasi steel is stainless, may mga ganun ba. Pag maglalagay ako ng tubig, ang gusto ko lang sa ganito, meron akong lalagyan na parang yung plastic din siya, yung Coleman. Pag sinarado mo siya, kahit naglagay ka ng yelo na may tubig, ang tagal mawala nung lamig. Natanda ko yun eh, naglagay ako ng umaga, tapos dumating yung mga alas dos na ng hapon, isang yelo lang yun, maaaring siguro yung yelo matagal nang nakalagay sa freezer, pero hindi na wala yung lamig niya. Yun yung gusto ko, eto naman maliit lang siya, bala ko talaga lagyan siya ng mga yelo tapos may konti tubig, kasi pag nagbabike ako, yung pag plastic maliit ang butas, ito medyo malaki yung butas niya, tapos dalawa pa yung unang lock, pangalawang lock, okay siya, tama. Ay, may tubig pala yun, so pwede ko siyang saka siguro kung maglalagay ako ng may tatubig, okay din naman siya, kasi mahilig ako magkape sa umaga, minsan yung gusto ko nang bawasan yung kape kasi titira kong kape ay yung 3-in-1 eh, hindi siya good for the heart kasi nga more in sugar, diabetes talaga yung abutin. Mas maganda daw yung yung Nescafe stick, yung mga ganon, kaya yung mga stick na kape, yung konting sugar lang. Ako kasi mahilig ako sa mga matatamis, kaya yun ang naging dahilan, kaya yung mga ngipin ko, yung mga bagang kalas-kalas na siya, yung baga napabunot na sa dentista. And then, sa edad kong 46, nakakaramdam na rin ako ng ibagang, siyempre, nakakaroon ng edad. And, sa papanood ko ng mga video ni Doc Willie Ong, di ba naisip ko nga na magaling mong hula si Doc Willie Ong, kasi, sa kanya, sa daliri pa lang, kita niya na agad kung may sakit ang isang tao, sa itsura pa lang, alam niya na kung may sakit sa puso, sa mga ganun ba, sabi ko mas magaling pa to sa magician kasi doon pa lang kilatis mo na may sakit ng tao sa mata, sa katawan, sa kuko, kung may mga sakit, so mga senyales ba kita na sa panlabas. And na bawas-bawasan na yung pagkain ng mga bawal, yung sobra yung pagkain ng junk food, isa din ako. Ay! Napin ng glory mama, tapos ka na. Hindi naman tayo pa. Ay. Kaya ko naman, Michael? May followers ako. Ay, yan na. Kala ko naman ikaw yan eh. Maghapag na naman yan. Hindi na. Ako na, tara na. Hindi, bigay ko na. Nandun. Buta mo dun, mama. Kulong daw na 5 piso. So, pag may edad na,
bawasan na yung mga ano, yung mga pagkain ng junk food. Tapos yung tanda ko yung kumain kami ng andi rice, tapos andi sabaw yun, tapos yung chicharon bulaklak na may bagnet. Nung napicturan yun, desert na sarap ako sa unang tikim, tapos parang hindi yata ako makakadalawa tatlo kasi nga andi sabaw medyo iba yung ibang maalat na ano. Sa una kasi medyo kakayanin pa yan, parang ano, parang sabi ko hindi ako makakatagal dito ha. Tsaka yung andi rice kasi doon pa lang sa ininom ko, ano, yung hinihigop ko sa baw, mabubusog ka na. Tapos yung chicharong bulaklak. So, parang bang papasok sa mga astery, ano tawag din, yung ganun, sa ugat. Magkakaroon ng diferensya and matagal siyang mawala sa katawan, hindi kagaya ng gulay. Ang laking tulong talaga yung panonood ko ng video ni Doc Willie, oh, kasi nagkakaroon ako ng kaalaman tungkol sa health. Saka yung isang panood ko ng isang video na ang buhay ng isang tao talagang dapat talaga ng mga 100 years. Pero dahil sa kulang ka sa tamang tulog, tapos wala kang exercise, tapos ang kinakain mo ay gulay, mas haba talaga ang buhay mo at sapat na tulog. Yung nakatulog ka ng 8 hours, tapos ikaw ay mas mahaba ang buhay nang natutulog eh. Yung palatulog, tapos yung ano, yung kumakain ka ng masisang sa pagkain. May napanood akong talk ng dalawa. Tapos, ano, ehersisyo. Tapos, hindi ka kumakain ng mga karne. Mas less yung, mas mahaba ang buhay mo. So, nagkaroon lang ako idea na, ano, na bawas-bawasan talaga. Kasi, more in sugar talaga. Malamang pag edad ko na ng mas 50 or dubating ako sa ganung edad, talagang diabetes talaga yung magiging ano ko, magiging problema ko. So, maraming ano, marami akong dapat pasalamatan dahil kahit papaano nagnanais din ako na makontrol yung aking mga ano, mga hindi dapat gawin sa buhay, lalo't may edad na ng 46. So, kaya ako naman doon na interesante, siyempre yung pag-inom ko ng tubig, kasi gusto ko talaga more in tubig talaga. Tubig ng tubig. Kasi dati may ligaw sa soft drinks. Talagang hindi mo iwasan talaga kasi hinahanap-hanap na rin ang katawan, pero talagang pinipili ko talaga magtubig na lang. Pag tubig kasi na malamig na may yelo, mas nakakainom ako na mas madami. Kasi pag hindi malamig, para ba mas gusto yung matamis. Pero kung bawa, nag-bike ako, kaya ano, malamig siya, mas nakakainom ako na madami. And nakakatulong kasi yun. Nakakatulong dahil sa pag-ihi, at saka nalilinis yung katawan. So yun lang naman for the vlog and share story. Sa video nito yung masama-masamang comment. Mabuti wala pang pinag-aiba yung pabarok ko yung sa my channel. Bye!